Yes, nandito tayo ngayon sa Tutuban Night Market. Gamit pang mayaman, presong pang mahirap. Ganda mo, girl. Pag-isyo ko. Sali ako doon. Pinibin yung Pilipinas. Ayan, na Miss International. Pasok ba na super? Presyong bibi sawa. Pag-usap ko, ang pag-usapan at ang gata. Anong vlog mo, te? Morley Alinyo. Morley Alinyo, susubukin yan! For the vlog of person! Kumusta ang pagpapatato? Okay naman. Masakit daw. Mas masakit pag inibana ka ng sota mo, dala-dala yung pera mo. Website. Grabe yung nakita kong tindero dito. Parang walang force. Ang kinis ng mukha, parang baby-baby, oh. Eh, mahiyai si kuya. Kuya, ano pangalan mo? Sa Pladas, kuya. Nasa tukso kami ngayon na may equivalent dito sa Pinas tricycle. Kaya lang doon, pag artista ka tapos sa tricycle, kasi may ay, lalang pera yung ka-tricycle. Oo. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinyo. Ito ang Tundo. Yes, nandito tayo ngayon sa Tutuban Night Market. Samahan niyo ako, gulagurin natin, isa-isahin natin, puntahan natin ang iba't ibang stall dito na kung saan matatagpuan ang iba't ibang paninda. Ano po yung mga paninda po? Ito po, mga bakteriya. Magkano yung ganitong bakla? 50 po, ma'am. 50 pesos daw kung bakla ng tanda. 2 for 180 ang bawat isa. Ayan ang mga panila nila. Of course, punta tayo dito sa mga rilo na Manila. O, dito mga waterproof daw ang kanila mga rilo dito. Tulad nito mga gisya. Ano-ano po itong mga panila po ninyo ito? Ano yan? Mga authentic waterproof po yan. Pero galing China yan. Mga galing China. Ito, mga random G-Shock, binabargain niya para presyong pang mahirap. Gamit pang mayaman, presyong pang mahirap. Ito po mga G-Shock natin, oh. Mga waterproof na yan. May pang pambabao. At saka mayroon din tayong mga class A, kung tinatawag. Kung baga sa mga muli ito, mahigit ang 1,000. Sa amin, hindi aabot ng 1,000. Magkano po yung nasa 700 plus, nasa 800 plus. Ito po, magkano po yung mga ganyan? Ito, tag 150 lahat na klase yung naka-display ka. 150? Yes. At matibay naman po ba siya? Matibay naman. Napapakinabangan po ang 150 mo. Ibig sabihin, wala na si mahal. Puro na lang. Ano po pangalan niyo, kuya? Ito po, basta sa G-Shock lang po. Maghahanapin dito sa Nagtutuban Market. Dito lang sa may EUB Bank. Sa dulo. Ano ang tawag sa dito, kuya? Sultan. Ayun. Salamat po na, Sultan. Sige, sige po. Ayan, marami pa tayong pupuntahan. Marami pa tayong aalamin at gagaluburin natin ang night market ng Divisoria. Ay, eto, nalalapit na naman ang kapaskuhan. Siyempre, usong-uso ang mga laruan. Hello, ma'am. Kumusta na po ang bentahan? Medyo okay-okay na. Dati ba lagi matupan? Oo, kasi pandemic eh, di ba? Ngayon, okay na. Medyo. Okay. Ma'am, itong ganito laruan, magkano po ito? 380 pesos. Ang matatawaran pa ito? Oo, pwede pa hanggang 300. Hanggang 300 pesos? Ito po lahat ito for 300 pesos po ito. Iba-iba yung po. Iba-iba. Ito po, napakaganda po ito. Ito magkano po ito? Iba-iba. Ito ay Barbie. May kasama mga damit sa loob. Kaya 500. Oo. Pero pinawaran hanggang saan? Pwede hanggang 450. Okay. Ay, ang laki naman ito. Halika rito. Oh. Ang laki po nito. Ano ganda po malaki, mami? Magkano po yung guest? 2,000. Ang tawag sa kanya? Barbie girl. Barbie girl. Ay, itong malaki na ito, mami. 680 pesos. 680, pero may tawad pa. May tawad pa, syempre. Gaano ka laki ang tawad dito sa inyong ano? Usually kasi pag sinabi yung Divisoria, mura talaga, di ba? Pwede maka-discount ng 50%, 20%, depende doon sa kukunin kong maramihan. Anong oras ka nag-start dito sa night market? Mga 4:30. Hanggang anong oras po kayo? 12:30. 12:30. Ano pong pangalan nyo, madam? Mia. Mia. Akia. Mia Akia. Maraming maraming salamat. Ayan. Marami pang paninda dito sa Divisoria Mall.
syempre may mga damit, may mga laruan. Kaya ano na napunta tayo dito, pa-close na sila. Ayan, syempre nandito yung mga magagandang t-shirts. Ayan, tingnan natin. Kuya, patanong lang, kuya, magkano bentahan po ninyo ng mga damit dito? Depende sa klase, depende sa size. Okay, yung hawak mo kuya, ipagpalagay natin ito. Magkano ito kuya? Pro Club ang tawag dito, Sargon. 80% ito cotton, 20% polyester, 250 ang price. 3,500. Ito mga ganitong klase ito. 250 rin. 250. Pero natatawaran pa yan. Oo, oh, natatawaran. Magkano ang tawad? Minsan, 10 pesos yung binabawas. Minsan naman, 20. Ganun. Malakas na ba ngayon ang bentahan dito sa night market? Bigano. Mga ano, kailan na expectation nyo na lalakas ito? Yun sir, walang katiyakang kasi alam naman natin lahat ng tao pa nakarecover sa pandemic. So, yung iba, napansin ko sa mga customer, nagkakulang sila mga pera. Magkano ang bayad nyo sa stall dito? Mahal. Dito sir, hindi ka makapagpwesto dito sa front kung wala kang package. So, meaning to say, dito, bayad dito per month, 35,000, hindi pa kasali yung package niya na sa ibang, ano, to. Ah, so isang pwesto lang to, 35,000? Bawat pwesto, 35,000. So, pag dalawang pwesto mo, is 70,000. No, yung ano niya, sir, yung package niya, mura lang siya naman. Hindi siya, so, bali yung dalawang pwesto na umabot siya ng 57. Ah, pag isang package lang, 37. Pero pag dalawang stall, 50,000. Hindi, 35 yung sa front. Tapos yung isang package niya, 30,000 ata. Okay, maraming salamat. Thank you. Eto, punta tayo naman dito sa stall na hanggang ngayon ay bukas pa rin. Ano pangalan mo? Janica. Janica. So, ano yung mga paninda nyo rito? Mga startup, Shein. Magkano yung mga ganito? 150 to 400. Eto. 150 po. 150? Yan. Eto, ano naman ito? Crafted na long sleeve. Magkano yung ganito? 200. Yes. 200 pesos. Opo. Pero may tawad pa yun. Hanggang 180. Hanggang 180. Yes. So ang tawaran dito mula sa 10 piso. Hanggang 20 pesos. Hanggang 20 pesos. Makapal mukha pag bumaba na. Makapal na mukha nun. Yes. Yes. Ito mga panintong yun. Long sleeve na ano yan? Ano, aesthetic. Magkano yung mga ganito? 300 to 400. 300 to 400. Yes. Pero magkano ang tawa din, di ba? Pinawaran. 250, gano'n. Okay na yun. 280 lang. 280 lang. Walang overpricing nun. Wala. Ganda mo, girl. Ang isyo ko. Sali ako dun. Hindi binibili kita. Ayan, na Miss International. Okay. Venice po. Venice. Kano-ano mo si Rupa? Mag-BFF. Thank you so much. Tuloy-tuloy pa rin. Punta pa rin tayo dito sa Tiangge. Dito sa Divisoria. Pagkakaiba ng tutuban sa Bangkok, Thailand. Pero almost the same yung mga pinagpaninda nila roon na paninda natin dito. Meron silang 100 pesos, may overrun silang 120, mga shorts. Oh, di ba? Ang mura-mura ng mga rido nila rito. G-Shock, 100 pesos na lang. Bongga, di ba? Mabili rito sa Tutuban Mall. Dito sa may Tiangge nila, ang night market sa Bangkok, pareho lang sila sa dami ng mga paninda, talaga ng mga paninda. At ano yung mga paninda mo, te? Stainless steel. Magkano yung mga price niyan? Depende po sa klase kasi lahat po siya replica. Non-tarnish metal po. Replica ng Gucci, 300. Hardware, 350.
non-tarnished na metal na po yan, magandang quality. Ah, hindi basta-basta siya na yun. Yes, oh. Pwedeng mabasa ng tubig, alcohol, perfume, lotion, compatible. Okay. Lifetime warranty po. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Jovi Baliascas po. Morley Alinio. Morley Alinio, susubukin ko yan. Nagbablog din kami dito. Tingnan mo. Shoutout kaya kay Morley Alinio. For the vlog of person. Shoutout. Charles Andres C. Lagos from Efroa Street. Nakakapagod din mag-ikot-ikot dito. Sa totoo lang. Pero enjoyable. Dahil marami kang nakikita na iba't ibang klase ng mga panila. Hello po. Pili lang po kayo. Marami tayo mga dito. Mag-ugan na yan. Ano ba yung mapipilihan nyo sa panindalo? Meron tayo may mga pang-baby, may mga 3 years old, may mga 2 months. Lahat, kung gusto niya lang po, pumunta lang po kayo dito. Anong pangalan mo, kuya? MJ po, MJ Sarmiento. MJ Sarmiento. Salamat, MJ. Thank you rin po. Dito sa Tutuban Market, talagang grabe ang tao, lalo na pag Friday, Saturday, and Sunday. Alos nagsisiksikan sila. Lalo na kapag malapit na ang Pasko. Dahil dito matatagpuan ang iba't ibang klase ng paninda. Mula sa medyas, sapatos, damit, rilo, at kung ano-ano pa. Nariyan din ang mga bags, wallet, at talaga namang mura lang. At talagang masasabi nga natin, may quality din. May quality? Oh, siguro nga. Siguro nga, oh. Pero ang importante dito, sinusuportahan ito ng marami na babayang Pilipino. Ano-ano ba yung mga item nyo, kuya? Ma'am, meron kaming shoes, ma'am. Ano, ma'am? Cargo pants. Yan lang yung yakit, ma'am. Kuya, magkano yung mga ganyan? Ito, ma'am, 450, ma'am. 450, may tawad pa yun. May tawad pa yun, ma'am. Ooh. Sa kulong namin, ma'am, 350 lang po. Ma-price namin, ma'am, 320. 320. Ito mga ganitong klase na mga ano? Same price lang po, 350. Ano ba, 350, magkano ang itatawad nun? Yung pag-misa po, pwede 300, 320, gano'n. Depende po sa mga dumadating na bayan. So, kuya, ano pangalan mo, kuya? At Charles Sabilla nga pala. Anong stall to? Harap stall 89 po. Stall 89? Okay. Harap ng? Robinson po, Robinson. Robinson. Salamat, kuya. Thank you, sir. Gogi naman ang tindero. Yes na yes, ang inis. Grabe yung nakita kong tindero dito. Parang walang force. Ang kinis ng mukha, parang baby-baby, oh. Mahiyai si kuya. Kuya, ano pangalan mo? Wala akong pangalan. Sa Pladas, kuya. At ano mga paninda niya, pe? Maming mga pantalon, mga huwag po yung nasa. Jersey, meron kami na bangko. Meron din kami po crop top, 2,150. Crop top, 2,150. Okay. Kumusta na po ang mga paninda niyo? Ano-ano ba yung mga paninda niyo, kuya? Hair pants, jacket, shorts, cargo pants. Tattoo. Ah, kumusta ang tattoo dito? Okay naman. May mga customer na may mga nagpapatattoo. Oh, sino nagtatattoo, kuya? Tattoo kami, tattoo artist. Kumusta ang pagpapatattoo? Okay naman. Masakit daw. Mas masakit pag iniwanan ka ng sota mo, dala-dala yung pera mo. Website, Yofi, Kasi guys. Kuya, magkano tatuan nyo rito? Ay, 1,000 na minimum. 1,000 na minimum. Marami ba nagpapatatoo sa marami, ngayon? Marami, lalo pag December. Pag December kasi, medyo, ano yan eh, binigbigay ng bonus. Ang bonus nila, tatuan na mismo. Kuya, anong stall? Saan pwede pumunta yung mga gusto magpapatatoo? RL, ito sa may harapan lang kami ng Robinsons. Ano mga paninda niya, te? Short, pang short, pang malakasan. Pwede sa mga pang pokpok. Marami tayo. Tulad na ito, pang pokpok. Kumusta na bentahan, te? Sakto lang, nakakabenta pa rin kahit papano. Anong stall to? Stall 160. Ang pangalan mo, ate? Sasha Padilla Zatorna. Asa si Dolphy? Anong pangalan mo, te? Ba't ang inihin mo, ate? Barbie kasi siya. Bakit Barbie? Barbie hindi gumagalaw. At syempre, pagkatapos natin galugurin ang Tutuban Market, naku, ang dami mga paninda rito.
punta naman tayo, lipad naman tayo sa ibang bansa, sa Bangkok, Thailand. Kasama natin ang kaibigang Gorgie Ruda. Ayan, papasok na kami sa shuttle truck. Dito pala ang dami ng mga paninda. Pagkain ang papasok sa shuttle truck market. Shoes. Rosana Roses, may padala rin sa ating video na kung saan sa mga sandaling ito ay naroon din siya sa Bangkok, Thailand. Nasatok po kami ngayon na may equivalent dito sa Pinas tricycle. Kaya lang doon, pag artista ka tapos ng tricycle kasi may ay, lalang pera yung sa tricycle. Dito normal lang to. Nga lang medyo kaskasero sila lahat dito. Try natin itong ilaw na ano, shrimp. Sobra ba ang hang? It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, yung masarap. Ang hap. Tapos na. Naiyak na ako sa ako. Kasama yung mga eh, enjoy ko sobra dito, Morley, kasi dito walang artista dito, lahat kumakain sa kalye. Tsaka yung tanong mo karinderya, ay lahat dito karinderya, yun ang masasarap, hindi yung mga may pangalang restaurant. Tapos kung prutas at prutas lang din, Diyos ko po, alam mo naman ang Bangkok, nandito yung pinakamasarap lahat ng prutas, diba? Tsaka, yun nga, malaya kang makasakay ng tricycle, tuk-tuk, ng kung ano-ano. Malaya kang makakain sa mga tabi-tabi lang. Eh, sa Pilipinas, pag nakita ka na gagaganon, lalaiting ka, di ba? Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo.